ang tungkol sa kalusugan ng bayan. Gusto natin malaman ano yung mga top 10 na mga sakit sa Pilipinas para magbigyan natin ng mga solusyon. Ha? So, ganun pa rin, titignan natin kung ano yung problema ng bayan sa kalusugan, anong mga sakit, bakit nagkakasakit, bakit marami namamatay, at magbibigay tayo ng tips para mabawasan ito. Pakita natin to. So, kalusugan ng bayan, mga problema at solusyon. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Siyempre, mag-uumpisa tayo sa population natin, di ba? Nag-aral kasi ako ng public health eh. Explain ko lang. Nag-aral ako ng public health para makita natin problema ng bayan. Actually, ang training ko po, internal medicine. Ito yung mga internal organs, 3 taon. Nag-aral din ako ng cardiology, 3 taon. So, 6 years plus 10 years medicine. 16 years na yun. So, sa puso, sa loob. Pero nakita ko kasi, ang daming problema ng bayan natin. Daming may sakit, daming namamatay. Kaya nag-aral din ako ng public health. Pakita ko na rin to. Proof. So, nag-aral ako ng Master of Public Health noong 2001 sa UP. At sinuwerte naman na bigyan tayo ng highest academic award. So, 1 year. Ang dami ko natutunan dito. Actually, hindi naman talaga ako magaling kaya mataas yung grade. Eh. Naawa lang kasi ako na kasi nakita ko yung mga data. Eh. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung inaral ko doon sa pagkuha ko ng master sa public health, sa health ng bayan. Una, titingnan natin yung population para makalaban yung bansa natin sa ibang bansa. Tingnan yung population natin. Noong 2015, 100 million na ang Pilipino. Napakarami niyan. Ngayon, depende, aabot na ng mga 105 million at dito sa 2020, estimated 109 million Filipinos. Ngayon, advantage ba ang maraming tao o hindi? Sa akin, dapat gawing advantage. Top 20 tayo sa pinakamaraming tao sa buong mundo. Yung countries tayo pinakamaraming. So, pag maraming tao, siyempre gusto mo maraming tao, di ba? Maraming population, maraming magtatrabaho. Kung malusog lang yung ating 100 million Filipinos, wala tayong problema. Magiging mayaman ating bansa. So, inaaral natin. Population by gender. Ilan ang lalaki, ilan ang babae sa Pilipinas? Ang lalaki, mas maraming konti. Ayan, oh, 50.5%. Konti lang. Babae, mas konti-konti. Ayan, 49. Pero halos pantayan. Boy and girl patas. Ito po, napakahalaga. Life expectancy. Gaano kahaba ang buhay ng Pilipino? Nakita nyo ang baba oh, sa mga babae, 68.8 years old lang. 68 years old lang. Average na mamatay na. Ito pala, sa lalaki pala, 68 years old. Sa babae, 74 years old. Mas mahaba yung buhay ng babae kaysa sa lalaki. Bakit mababa itong 68 sa mga kalalakihan? Sa Japan, ang life expectancy nila, almost 90 years old eh. So, lungkot din isipin, katulad ng Japan, ibang mayamang bansa, ang average na buhay ng tao nila, 90. Tayo ang average, 68, 70. Lugi tayo ng 20 years. So sa bawat Pilipino, on the average, nakatira ka sa Pilipinas, 20 years mas maiksi buhay natin. Mas mahaba sila ng 20 years. Ang dami nilang magagawa. Diba? Kaya kailangan maitaas natin to. Hindi tayo papayag na developing country tayo, lagi tayo mababa. Tingnan din natin kung ano yung populasyon natin, ano yung edad. Yan, bago natin malutas yung problema ng bayan. Nakikita nyo sa Pilipinas, mas maraming bata. Ayan, no? Ang pinakamarami sa population natin, mga 5 to 14 years old, 21%. Oh, yan ang bulk. Eh. Nandyan lahat yung mga population natin at 15 to 24%. Pagdating sa may edad, pakonti na lang ng pakonti. 55 years old, 6% na lang. Senior citizens, 4% na lang. Sa ibang bansa, pabaliktad. Sa ibang bansa, mas marami, like Singapore, maraming mas matanda, konti na lang yung bata. Bakit konti ang bata? Konti sila mag-anak. Sasabihin ng iba, uy, ang dami kasi natin mag-anak, magbawas tayo ng mga babies, huwag masyadong mga anak. Pwede rin yon, kasali din yon syempre sa plano. Pero
may advantage naman kung marami kayong kabataan eh. Basta healthy lahat yan, nagtatrabaho. Kung di makatrabaho sa atin, sa abroad, pwede rin, di ba? Yayaman din yung bayan natin. So ito po ang napakahalaga. Base ito sa data ng Department of Health, sa gobyerno, nakita natin, Doc Lisa, dito ka sa tabi ko. So nakita natin na ang population ito, kailan, anong edad na mamatay ang mga Pilipino? Sa mga bata, kita mo, mababa pa yung age. Hindi pa namamatay, mababa pa. Pero pag nagtumatanda, mas marami na mamatay ito, mga 5 out of 1,000. Pagdating ng 60 years old, mas marami na namamatay. 65 to 69 yan. At pag above 70 years old, ito yung, ito, mas marami na mamatay. Tama to, tama tong graph, di ba? Expected to. Pero gusto natin ito mapabawas. Pero magtataka kayo, ah, yung wala pang 1 year old, mataas, maraming namamatay. Okay? Bakit maraming namamatay? Infant mortality rate natin, eh. Mataas, eh. Diba? Okay. Ito po ang napakahalagang table. Ito ang top 10 na dahilan na sakit kung bakit namamatay ang mga Pilipino. Ito yung babantayan natin. Mag-umpisa tayo sa number 10. So, ang number 10 natin, mga sakit ng kabataan. Yan. Ito, mga less than 1 year old. Siguro, syempre, sa pagbubuntis, walang check-up, kaya paglabas ng bata, kulang sa bakuna, kulang sa nutrition. Yan, no? Number 10. Number 9, cause of death. Paakyat tayo sa number 1 mamaya. Kidney failure. Kidney failure ang number 9. Number 8, diabetes. Kaya kung may kakilala kayong namatay sa diabetes, sa kidney failure, ito, magiging statistic tayo. Ayaw natin masali dito. Itong kulay red, mga babae. Kulay blue, lalaki. Sa diabetes, mas maraming babae ang namamatay kumpara sa lalaki. Bakit kaya? Hindi natin sure eh. Tuberculosis, number 7. Ito, expected yan. Mas maraming lalaki may tuberculosis. Siyempre, nagtatrabaho, nasa labas, mas pagod, mas nahahawa. Chronic lower respiratory diseases like emphysema, bronchitis. Dahil sa paninigarilyo to, yan, ang daming lalaki na mamatay. Cancer, number 5. Number 5, cause of death, ang cancer natin. Actually, sa mayayamang bansa, ang number one cause of death nila, cancer. Mas maganda na maging number one. Bakit mas maganda mauna yung cancer? Ibig sabihin, nagagamot nyo na dapat yung mga top 5 diseases. Eh tayo, hindi pa natin nagagamot itong top 4, kaya yung cancer mababa pa. Pulmonya, ito ang taas oh. So mag-iingat kayo sa pulmonya. Ito sa Pilipinas, nako, kakaiba tayo sa Philippines. Accident, number 3 cause of death. Talaga hindi ligtas yung mga daanan natin. Bakit naman sa ibang bansa mababa itong accidents, tayo napakataas. Number 3, nabangga, nasagasaan, nabundol ang namamatay kalalakihan. Yan. Oh, sa top 2 na tayo, number 2, number 1, linya ko na to. Ito na specialty natin ni Doc Lisa. Stroke, vascular system, number 2, dami. 12 out of 1,000 people, ayan oh. Percentage siya, no, namamatay. 12% pala, 12 out of 100. At ang number one cause of death sa Pilipinas, around 300 namamatay bawat araw, heart attack. Tamang-tama, ito, ang dami, oh. Ang dami namamatay. So, winner talaga. Winner ang sakit sa puso. So, explain natin bakit ganito karami ang namamatay sa Pilipinas at anong gagawin natin para mababawasan natin ito. Okay? Singit ka lang, Dr. Lisa, kung may gusto ka sabihin. Ito, heart disease ang number one. Yan ang number one killer sa Pilipinas. Yan, puro nagbabara yung ugat. Ito, ang ugat natin sa puso, pag nagbara yan, ito, may taba, may kolesterol, sa paninigarilyo. Ito, kailangan paoperahan. Ako, napakamahal nitong operation. Yan, at sa smoking. Ngayon, paano natin ibababa itong heart disease at heart attack bilang number one cause of death? Siyempre, bukod sa mga tips natin,
kailangan alam nyo kung ano yung sintomas ng sakit sa dibdib, sakit sa puso, sumasakit ba yung dibdib. Ano kasi, Doc Lisa, sa studies natin, ito mga data, nakakalungkot din. Kaya nakakawaran na araw sa public health. 50% ng kababayan natin hindi na nadadala sa ospital bago mamatay. Sa bahay na mamatay. So, nakakagulat na. Yan ang sinasabi, 50% die without seeing a doctor. Papakita ko sa inyo yung graph kung saan, anong lugar sa Pilipinas, yung mas hindi nakakapa-check up, syempre yung sa mga mahihirap na lugar. At ito nga, para mapa-check up natin maaga, kailangan alam nyo yung sintomas. Pag ang lalaki na heart attack, ganito ang makikita ninyo. Anong edad? Kahit anong edad, pwede ngayon ma-heart attack, kahit 30 years old eh. Iba na yung pagkain natin ngayon. Yan, masakit ang dibdib, masakit dito sa may leeg, pwede yan heart attack pa rin. Sa kaliwang balikat, ano? Sa kaliwang kamay, kaliwang braso, ano? Pwede heart attack yan. Hanggang leeg, hanggang sa baba. Yung iba nga, masakit daw yung ipin nila, heart attack na pala. At minsan umabot dito sa likod, mas bihira yan. Mabigat yung naramdaman, 5 to 15 minutes, ang sakit. Pag napapagod, naglalakad, na heart attack. Okay? Pag kababaihan naman, iba ang sintomas. Hindi laging chest pain. Hindi laging chest pain eh. Minsan sa kababaihan, parang may tinutusok-tusok lang. Oh. Parang tinutusok lang. Parang pinapawisan. Ito po, oh. Kung ganito sintomas nyo, cold sweat. Pinawisan ng malamig. Diba? Parang biglang kinabahan. Pwedeng heart attack na yan. Iba ang sintomas sa babae at sa lalaki. Ito po, biglang nahilo. Biglang lightheaded. Parang magko-collapse. Parang matutumba. Pwedeng bumabagsak yung blood pressure sa utak. Kaya dahil sumasakit ng dibdib. Nasusuka. Sobrang pagod. Hindi makahinga. Pwede rin yung heart attack. Kaya iba ang sintomas ng babae kaysa sa lalaki. Kaya mas alert tayo. Lalo na kung may diabetes. Kung may diabetes, iba yung sintomas. Okay? Bukod sa heart attack, marami pa ibang sakit sa puso. Eh. Marami pa tayo ibang mga sakit na considered din natin heart disease. Salamat sa lahat ng nanonood. So ito yung kinuwento ko. Ah. Masasali tayo doon sa statistics pag heart attack. Pero kung arrhythmia, irregular heartbeat, kasali din dun sa statistic. Atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, naintindihan to ng mga may ganitong sakit, kasali ka rin dun sa, kasali tayo dun sa number one, heart failure, mahina ang puso. Ito inaaral namin eh, kaya pag bilang cardiologist, marami kami inaaral na iba't ibang sakit, puro puso to. Heart valve, nako, ito yung rheumatic heart disease. Yung mga valve lang may sira, marami yan sa Pilipinas. Cardiomyopathy, sobrang alak, pwede rin mag-cause ng cardiomyopathy. So, at yung mga problema sa ugat. So, yan ang tinatawag nating kasali sa heart disease. Alam nyo na sintomas, ha? Ayaw natin ma... Paano natin maiiwasan? Isipin natin ngayon, Doc Lisa, itong tips hindi lang para sa isang tao, gawin natin for the whole country, eh. Pang buong bayan. Ito yung aayusin natin para mabago at hindi tayo magkaroon ng heart attack at high blood. Magkadikit kasi yung dalawa. Pag na-high blood, usually may pwede rin ma-heart attack. Siyempre, ang dapat itigil, paninigarilyo. That's number one. Kaya gagawa tayo ng mga tips. Pag naibaba mo to, malaking tulong. Stress. Yeah. Kulang sa exercise. Yan ang problema ng iba sa atin. Lagi nakahiga, ayan o. Sobra daming alak. Maraming manginginom, 'di ba? Kaya sira ang liver, sira ang atay, sira din ang puso. Ito ang problema natin, kaya ang daming high blood sa atin sa Pilipinas. Ang alat nating kumain, 'di ba? Sa fast foods, maalat, adobo, maalat, kahit kare-kare maalat eh. Ang alat puro tayo toyo, 'di ba? Toyo. Patis, di ba? Daing, tuyo, lahat ng alat. Pag sobrang alat ang pagkain natin, mag-iipon ng tubig sa katawan, ma-high blood, pag na-high blood, ma-stroke, ma-heart attack. Tapos ang usapan. Yun lang naman ang problema natin.
Tsaka ang pagkain, Doc Lisa, ng Pilipino ng alat, 4 times higher. Ang recommended, ganito lang kadami. Ang average na kinakain ng Pilipino based on studies, 4 times. Kaya kung anong kinakain yung maalat, bawasan nyo ng 1/4. Paano nga, Doc Lisa, babawasan yung alat ng kinakain? Para may tips sila konti. Dito konti, parang hindi against the light. Iwas tayo dun sa mga sausawan kasi yan yung number one sa Pilipino. Ang hilig natin magpatis, magbagoong, magtoyo. Palitan natin ng suka, kalamansi, dayap. Yan yung mga pwede nating ipalit. Kamatis bilang sausawan. Tapos, napakahilig din natin ng tuyo, daing, tapos yung mga preserve o yung mga delata, karne. Oo, yung mga karne na ginawa ng longganisa, ginawa ng tocino, at isa rin sa pinakamaraming salt ay yung delata. So, lahat ng nakalata ay maraming salt. So, pwede tayong pumili ng low salt. Ganun din sa toyo, meron mga low salt. O kaya, mas preskong mga pagkain yung iluto natin. Kung kaya na hindi puro delata, pag mag-aalis na lang, kaya magdedelata, ganun na lang gawin natin. Pero pang araw-araw na baon ng mga bata, baka pwede yung mga bagong luto. Sabi nga yung pakbet din natin, napakaraming bagoong, bawasan natin. Pati mangga nilalagyan ng bago. Tapos yung mga bagoong isda, bawas din. Yes, sabi nga ng mga kaibigan natin sa dialysis group, kaibigan natin dialysis PH, Doc Lisa. Sa Pilipinas, 35,000 nagda-dialysis. Sabi nga nila ng mga admin nila, basta delata, bawal. Basta delata, bawal sa kanila. Eh tayo, iwas na rin para hindi masira ang kidneys, hindi masira ang puso. So yan ang number one cause of death in the Philippines, heart disease. Ha? Alam nyo na yung mga risk factors, paano natin iiwasan. At yung sobrang pagkain, overweight. Ha? So, dieta talaga. Ito naman ang number 8 cause of death. Mataas din. Nasa top 10 eh. Nasa top 10 siya. Diabetes ang number 8 cause of death in the Philippines. Philippine data to. Ano mga sintomas ng diabetes? Minsan, walang sintomas. Nasa blood test lang lalabas. Pero, minsan naman, merong sintomas. Like, meron ng mga pasyente, ang unang sintomas, dry mouth eh. Sa diabetes kasi, parang nadidehydrate yung katawan natin. Lumalabas din yung tubig, nadidehydrate, natutuyuan. So, laging uhaw na uhaw at inom sila ng inom ng tubig at laging dry ang bibig nila. Kung malala na yung diabetes, malabo ng mata. Complication yon, laging pagod. Yung mga sugat na hindi gumagaling pero medyo pang serious na yan eh. Matagal ng diabetes yon kung di na gumagaling ang sugat. Madalas magka-infeksyon. Pwede sa puwerta, pwede sa paa, lagi nangangati sa singit, ihi ng ihi, kasama din yan. Mga symptoms of diabetes. Paano malalaman kung may diabetes? Marami ang tatanong sa atin. Simple lang. Napakahalaga nitong picture na to. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Kailangan to ng lahat ng Pilipino. Ito kasi yung top 10 diseases na. Ito talaga yung ayaw natin masali doon sa top 10 eh, kaya gagawa tayo ng paraan para makaiwas. Ito po ang paraan para malaman kung may diabetes, fasting blood sugar, fasting blood glucose. Ang normal ng fasting blood sugar ay less than 100. Bali, hindi ka kakain ng mga 10 oras, mapap-test ka dapat less than 100. Kung ang blood sugar mo ay 100 hanggang 126, mild diabetes na yan. Pre-diabetes. Papunta na. Malamang meron na. Pero nandito pa sa gitna. Borderline. Pero para sa akin, meron na to. Eh. Mild diabetes na to. Pag lumampas kayo sa 126, nako, ang daming kababayan natin, lampas 126. Comment po kayo. Paki-comment, paki-post kung ilan ang blood sugar ninyo. Ilagay nyo rin yung blood pressure ninyo. Blood sugar ninyo, ilan. Pag lampas 126 ang fasting, may diabetes na yan. Ha? So, kailangan talaga gagamutin na natin at magbibigay tayo ng mga tips paano makakaiwas dito. Ito po. Ito, alam na alam ni Doc Lisa to eh. Para sa diabetes,
kailangan kumain tayo ng mga pagkain na hindi nakakataas masyado ng blood sugar. Hindi gaano tataas. Ito yung sinasabi na low glycemic index. Yan ang gusto natin. Ayaw natin ng high glycemic index. So, Lisa, matulungan mo dito. Ayaw natin itong mga high. Ayaw natin yung biglang shoot up ng asukal, yun yung mga high glycemic index. Tulad nito. Ang example nito ay puting kanin. Mabilis siyang tumaas ang inyong sugar. At mabilis din bumaba, kaya high glycemic index. Puting kanin, puting tinapay, patatas, at saka yung mga kakanin natin. Yung moderate, ito yung gusto natin mas kainin ng mga mataas ang asukal o diabetic. Brown rice, tsaka mas matagal kayong busog dyan. Yung mga bread, wheat bread or brown bread, napakaganda po ng ating kamote kumpara sa patatas. Moderate glycemic index siya. So, kung gusto nyo ng french fries, gawin natin na kamote fries. Tapos, i-ano na lang natin, i-toaster oven na lang. Tapos, saging. So, pwede ang saging sa mga diabetic. At ito ang mga maganda. Low glycemic index na mga pagkain. Mushroom, milk, mani, apples. Gulay. Oo, yung mga gulay, yan yung mga gusto nating ipakain sa ito ating mga diabetics. Ito ang low glycemic index, Dok Lisa. Itong mga gulay. Oo. Tulad nito. So, ito nga yung mga soya. Tapos kung itong mga wheat flour, kung pwede yung mga brown kind. Tapos pagdating sa oil, mahal pa ang olive oil, pwede na rin ang mga canola oil. Kung pwede, i-toaster oven natin. Ihaw, pakulo, pasingaw. Yan. Boiling, pinakuluan, or may sabaw. Prutas, katulad ng mga apple. Lahat po ng mga berdeng gulay, maganda. Cucumber, beans, salad, upo, lahat ng mga bahay kubo natin, citrus fruits, calamansi, dalandan, dayap, ampalaya, alam naman natin na yes, patola, ampalaya, cauliflower, repolyo, at bawas sa asukal, pero kung talagang gusto, pwede yung mga sugar-free na lang na sweeteners, yung mga nabibili na mga equal, yung okay. Ganon. Buttermilk, mas okay yan. Tapos, mga munggo sprouts, tsaka melon, tsaka pakwan. Pwede po yan kasi mababa sa asukal. Konti-konti lang. Okay, salamat Dok Lisa. So, yan na, binabantayan natin. Actually, naisip ko lagi na yung life expectancy natin sa Pilipinas. 68 sa lalaki, 74 sa babae. Average, mga 70 years old. Pero sa Japan, sa ibang bansa, 90. Dugi tayo ng 20 years. Kaya sa Pilipinas, makalampas ka ng 70 years old, quota ka na, pwede na. Pero sa ibang bansa, average nila 90. Eh, marami pa, lampas 100, lugi tayo. Hindi tayo papayag na 70 years lang tayo. Diba? Lugi tayo. Kaya ginagawa natin itong mga Facebook Live, libre lahat para sa inyo. Hindi tayo papayag na 70 years old lang, tapos na yung buhay natin. Dapat at least 80. Kung sila 90, at least 80 tayo, di ba? Abutin din natin yung 90 nila. Maraming tayong magagawa. So, number one, para umabot tayo ng 80, 90 years old, kailangan yung blood pressure mo hindi lalampas sa 140-90. Paano tayo aabot ng 90 years old? Eh, kung ang daming may high blood, ang dami sa kababayan natin may 160 na blood pressure, merong may 180 na blood pressure, hindi umiinom ng gamot. Eh, yan talagang problema. Baka bigla na lang ma-stroke, ma-heart attack, masali tayo doon sa number na top 1, top 2, cause of death. So, dapat mababa sa 140-90, ha? Bawas alat, at kung kailangan minum ng gamot, inom ng gamot. Fasting blood sugar, yung sa pang-diabetes, kailangan wala pa sa 126. Okay? Timbang, wag din overweight. Ito naman, next. Kanina, pinakita ko yung top 10 cause of death. Ito naman, Dok Lisa, top 10 cause of sickness, morbidity. Pagkakasakit. Ito naman, yung top 10 na sinusulat sa records ng doktor sa hospital kung bakit nagkakasakit. Meron din nakakamatay, masasali doon sa top 10, pero ito yung pagkakasakit, top 10. So, ano itong mga top 10 na gumagaling naman? Ito. Unahin natin number 1.
Ang number one, pinakamarami sa lahat, siyempre, trangkaso. Naku, ang daming trangkaso, Doc Lisa. 1.5 million. 1.5 million cases of trangkaso every year. Oh, bawat isang tao. So, sa mga senior, kaya po tayo nagpapa-flu vaccine. Tama nga, flu vaccine. Diba? Trangkaso. Pero meron din trangkaso na nakakamatay. Meron din, pero hindi ganun. Hugas kamay, ha? Hugas kamay lagi. Invisible, puro bakterya ang kamay natin. Hugas kamay. Number two, sakit, pulmonya. Pero meron ding pulmonya na nakamamatay. Number four, yun eh. High blood. Nako, ito, linya natin. Ang daming may high blood, oh. Ito, mga check-up lang to, ha? Nagpa-check-up lang, pero mas... UTI, Doc Lisa, number 4 sa kababaihan. Pag ang babae may UTI, inom lang maraming tubig, 2 baso, at syempre papacheck tayo na urinalysis. Pag ang lalaki may UTI, nako, lagot na siya kay misis. Kasi ang lalaki hindi dapat magkaka-UTI. Pag ang lalaki may UTI, ay kadalasan lang naman, hindi naman palagi, baka magalit yung mga followers kung kalalaki yan. Minsan, chinecheck for sexually transmitted disease. Kasi yung lalaki, dapat hindi nagkaka-UTI. Bronchitis, number 5. Flu, number 6. Pagtatae, number 7. TB, number 8. Dengue, number 9. Pero wala siya sa top 10 na nakamamatay. Pero maraming kaso. At other forms of TB, meron kasi TB sa buto, TB sa tiyan. Number 10. So, ito yung mga top 10 na mababantayan natin para hindi magkasakit. Kung marami kasi, Doc Lisa, magkakasakit, hindi rin makakapasok, hindi makakapasok sa trabaho, hindi productive, eh sayang naman yung 100 plus million Filipinos, di ba? Kung marami mahina, marami may sakit, kahit marami tayong tao, mahirap yung bayan natin. Kaya dapat, healthy muna, malusog ang bawat Pilipino, para maging mayaman yung bansa. Ang number of priority, health eh. Para sa akin, ha? Health number one kasi maraming ang trabaho, maraming maganda nga yung economy. Eh, lahat naman may sakit, diba? Hindi rin makakatrabaho. Bali, wala. Diba? Kaya, health is wealth. Yan ang tatandaan nyo, tagline natin, health is wealth. Pag walang kalusugan, kahit gaano ka kabilyonaryo, sayang lang. Pag may cancer, nako, kahit anong bilyonaryo, sayang lang. Diba? Kaya tuturuan natin kayo. High blood is, ito ang nagkakos ng heart attack eh. Kaya halos kasama siya dapat sa number one. Sinabi ko ang blood pressure, ha? Pag red, ibig sabihin, stop high, 140 over 90, bawal yan. Bawal. Pag ang blood pressure niya 121 to 139, in between kayo dito, warning sign lang. Pwede pa, normal pa, pero ano na yan, pre-hypertension. Ibig sabihin, mag-iingat na, papunta na dito sa red. Ang go, pag ang blood pressure niya 120-80, pababa. So gusto natin, ang mga kababayan natin, nasa green lang at may konti nasa orange. Ayaw natin na sa red. Lahat ng red, comment po dyan. Bakit kayo lampas 140 over 90? Hindi ako papayag na may follower ako na lampas ganito. Gagamutin natin yan. Ha? Hindi pwede lampas ganyan. Mura lang gamot sa high blood. Ayan, tinuro ko na sa inyong gamot. To. So, ang gamot sa high blood, syempre papacheck kayo sa doktor. Pero, mas mahalaga na marunong din tayo. Diba? Ang pasyenteng nakakaintindi sa sakit niya, yun ang mahaba ang buhay. Ang pasyenteng hindi nakakaintindi sa sakit niya, hindi niya alam anong gamot niya, hindi niya alam anong tableta iniinom, syempre, mas mabilis magkamali. Di ba? Magkakamali siya nang nainom niya. Baka hindi niya mainom. Doon nagkakaproblema. Diba? Kaya dapat alam nyo. Sa gamot sa high blood, meron mga ACE inhibitors. Ito yung ending sa pril. Enalapril, captopril, lisinopril. Pwede yan. Meron din mga sartan, katulad ng losartan, ARB tawag. Meron mga beta blocker, pang high blood din, tulad ng metoprolol, propranolol. Yan, lahat ng may olol. Pero syempre, ito ang favorite ko sa lahat, ang mga calcium channel blockers. Ito yung pinakamalakas na favorite naming cardiologist. Pinakamalakas na gamot. Kung ang blood pressure nyo, 200. Kung may blood pressure kayong 190, ito ang ibibigay ko sa inyo. Calcium channel blocker, ang ending niya lahat may PIN.
karamihan may ending ng pin. Katulad ng favorite natin, amlodipine. Dati uso ni fedipine, eh. Ngayon mas maganda amlodipine. So amlodipine, madalas binibigay ko 5 mg, 10 mg sa may sobrang taas. So ito pinapakita natin. A, ito mga gamot sa high blood, ha? Sulat niyo kung ano. B, mga olol. C, mga may pin. Meron din mga pampaihi tulad ng furosemide, hydrochlorothiazide. Ito madalas sa US binibigay sa abroad. Maganda rin siyang gamot. Pag control ng blood pressure, hindi ma heart attack, hindi ma stroke, hindi tayo masasali sa top 2 cause of death, mapapahaba. Ang gobyerno may binibigay na libreng gamot. Okay po to. Kung basta may libre, tanggapin nyo. Tanggap ng tanggap, lahat ng libre. Pero siyempre, kulang pa rin ang supply, katulad nito. Maganda naman siya lahat. Losartan, amlodipine. Sa diabetes, may metformin. So, tanggap ng tanggap ng libre. Okay? Advice ko sa high blood, huwag mo kukopihin yung gamot ng kapitbahay mo. Diba? Hindi na. Tapos, bawas alat. Bawas alat. Para sa akin, para humaba ang buhay ng mga Pilipino, kung walang pera, kulang sa budget, okay na ang generic. Wala nang problema sa generic na gamot. Murang-mura na ang generic na tableta. Yung mga amlodipine, 3 piso, 4 piso. Mga losartan, siguro, makana 5 piso. Loclisa. So, pwede na generic. Ang kailangan ko lang, iinumin nyo araw-araw. Mabisa ba siya? Mabisa. Ano mas mabisa? Brand name, generic. Kung may pera, pwede kayo branded. Kung walang pera, pwede kayo generic. Ano difference? Parang hamburger. Pwede ka kumain ng hamburger sa fast food. Sa Jollibee, sa McDo. Pwede ka rin man kumain ng hamburger sa hotel na mas mahal. Diba? Pero kung kumain ka ng hamburger sa hotel, yun ang parang branded. Hamburger sa Jollibee at McDo, parang yun ang generic. Pareho ka naman mabubusog eh. Medyo okay naman eh. Pareho ka naman busog. Pareho ka naman naaabot. Hindi ka nagugutumin. Pero syempre, siguro, baka mas maganda konti yung sa hotel. Masyado naman mahal. Kaya para sa akin, pukulang sa budget, doon na tayo sa generic, okay na yun. Ha? Very safe ang gamot sa high blood. Ito rin, isang problema ng kababayan natin. Kaya marami nagkakasakit at namamatay ayaw minum ng gamot sa high blood kasi kala nila masama sa katawan. Mali po, good siya, hindi siya bad. Napakaganda siya para sa kidneys, maiiwasan nyo ang dialysis. Napakaganda sa puso, iwas heart attack, iwas stroke, iwas liver. Maliligtas kayo nitong mga gamot sa dialysis, iwas heart attack, stroke. At ayon sa pag-aaral, ito po napakahalaga. Pag uminom kayo nitong mga gamot na katulad ng binibigay ng gobyerno o bibili nyo sa generic na butika, hahaba ang buhay natin ng plus 10 years. Yan. Ito ang sikreto bakit mahaba ang buhay, Doc Lisa, ng taga-ibang bansa. Bakit? Libre gamot nila eh. Libre gamot sila sa high blood diabetes eh. Lifetime supply eh. I think sa US, libre blood test din eh. Libre sila lahat eh. Tayo, walang libre, kaya ayan, hindi nakainom na high blood, na stroke, nasali tayo doon sa statistic. Kaya 70 years lang average natin. Tugi tayo. So, para mabang buhay, kailangan natin libreng gamot or murang gamot. Yes? Tapos, syempre, ito. Ganito po ang tinuturo natin sa public health eh. Merong paraan para maiwasan ng sakit. Ito, tinuturuan ko kayo. Ito po ginagawa ko ngayon na Facebook Live Education para makaiwas sa sakit. Ito naman screening sa mga libreng medical missions natin, Doc Lisa, check-up. Yan din ang paraan para makaiwas tayo sa sakit. Meron din naman gamutan na, yan na heart attack na ano na siya, na stroke na din nila na sa ospital. At meron magre-rehab na pag gumaling na. Ang ibig sabihin nito sa public health, mas mura ang gamutan ng ginagawa ko. Itong ginagawa kong Facebook Live, konti lang ang gastos natin. Ang dami natin matutulungan. Kung gusto natin mag-check up lahat, maganda rin to. Mas mahal lang konti, pero mura pa rin yung gastos. Ang dami natin maliligtas. Kung hihintayin natin ang mga matitigas na ulo, ang mga pasaway,
na iba na ayaw uminom ng gamot, ayaw intay, magpa-check up. Ayaw magpa-check up. Sabi niya, matibay ako. Pali wala ang 180 na blood pressure. It, ganito aabutin. Ma-hospital sila. Gagastos tayo ng 100,000, 200,000. Sayang ang pera ng bayan. Sayang ang pera ninyo. Sayang yung gamit ng hospital. Paano? Hindi nagpa-check up eh. Kaya umabot dito. Hindi nakinig sa Facebook Live natin, sa YouTube videos natin. Kaya umabot dito. Kaya ang gusto natin, para maligtas natin yung bayan, ito dapat. Dito tayo magpo-focus. Kaya, para mag-focus tayo sa education, alam nyo na gagawin nyo. Simple lang po. Share lang. Paki-share tong video natin para maabot natin lahat. Hindi tayo umabot dito sa... Pag na-hospital kasi lahat, hindi kaya talagang gastusan. Kulang hospital bed, kulang gamit, kulang gamot. Wala tayo pang angiogram, wala tayo pang bypass. Million-million yon. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin yon. Kahit ilang PCSO pa, nako, hindi kakayanin yan. Tsaka pa na-stroke na, wala na, baldado na, oh, may rehab pa tayo. So yan ang focus natin sa public health. May kasabihan, Doc Lisa, para maintindihan nila itong ginagawa natin. Ito, lumang kasabihan to, old proverb siguro, nung bago pa ng panahon ni Jesus, eh, Bible time to. Nabasa ko lang to, at ang sabi niya, nung mga biblical times, ang superior doctor, ang magaling na doktor daw ay nagtuturo paano makaiwas sa sakit. Okay? So kaya Facebook Live tayo. Gusto natin superior doctor tayo, iwas sakit. Ang mediocre doctor, siguro medyo average na doctor, ang ginagawa daw ay ginagamot yung malapit ng magkasakit, impending sickness. Actually, ginagamot ko rin naman yung impending sickness sa mga pasaway. At yung doctor daw na hindi ganun kagaling, pero hindi man maganda yung sinabi nitong proverb. Kinopya ko lang eh. Ang hindi daw magaling, yung iniintay na lang magkasakit yung mga tao bago gagamutin. Treats actual sickness. Pero ginagamot ko rin pag actual sickness. So, lahat naman to. Anyway, ang ibig sabihin lang nitong proverb ay, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So, mas gusto natin mag-prevent ng sakit para superior doctor tayo. Pero, hindi natin papabayaan din yung may sakit. Ako kasi gusto ko both. Gusto ko prevention and treatment. Nakakatawa itong proverb. Ewan ko sino sumulat nito. Okay, so tinuro ko na sa inyo mga tips. Ha? At next, papakita natin cholesterol. Yan. Kidney disease, number 9 cause of death. Nakakatakot ang sakit sa kidney. Napakamahal ng dialysis. 35,000 nagda-dialysis sa Pilipinas. Another 35,000 kailangan. Around 70,000 sila. Pero may kidney problem, baka abot tayo ng 100,000. Paano iiwas sa sakit sa kidneys? Ito yung mga dahilan bakit nasisira ang kidneys. Ayaw uminom ng tubig. Hindi umiihi. Lagi nagpipigil ng ihi. Minsan nagkaka-UTI ito. Sobrang alat ang kinakain. Yan, ha? Guilty, guilty. Hindi ginagamot ang UTI. Ako, sa mga kababaihan. Pag ang UTI hindi ginamot, umaakyat yung infeksyon. Mula sa pantog, akyat sa kidney, masisira. Sobrang karne ang kinakain niya. Nang sinasabi ko, sobrang baboy, baka. Kung gusto nyo, mag-chicken na lang kayo, mag-manok na lang. Tanggalin nyo na lang yung balat. Painkiller. Ito, number 7. Bakit nasisirang kidney? Sobrang pag-inom ng mga pain relievers. Hindi ko nababanggitin kung anong mga pangalan. Alam nyo yan, di ba? Mga pain relievers. Kaya tinuturoan ko kayo ng mga exercises lang. Para hindi kayo iinom ng pain relievers, itong mga exercises lang. Bawas pain reliever at para hindi masirang kidney. Marami na ako nakilala na kidney failure at na kidney transplant dahil inom ng mga mefenamic acid, ibuprofen, kung ano-ano pa. Sobrang alak at sobrang stress. Ang ganda ba itong tips natin ngayon? Kakaiba ginawa natin, ha? Para maprotektahan ang iyong kidneys, actually good rin to for the heart. Eh. Pero kung may kidney problem kayo, ito, bawas alat, bawas sugar, ito mga protina, sobrang karne, tama-tama lang, tubig, 10 baso bawat araw,
pain relievers, konting bawas, at mag-ingat din sa mga test. Like yung mga CT scan, MRI, babantayan natin. Ito, meron tayong tips for the kidney, Doc Lisa. Medyo pwede mo sabihin konti. Ito, control your diabetes. Konti lang naman. Itong mga paraan. Itong ating kidney, kailangan pangalagaan. Kapag tayo ay may diabetes na, kailangan uminom tayo ng gamot. So, kontrolin ang diabetes. Huwag tayong papataba. Yung tamang timbang lamang. Iwas dun sa maaalat. Pagdating sa inumin, syempre number one ang tubig. Pwede din ang ating mga healthy fruits, yung ginawa nating juice. Pwede din yan. Iwasan ng alak. At yung pag-inom ng gamot, ipaalam muna sa doktor. Kung may kirot-kirot, baka pwedeng paracetamol na lang. Huwag tayong maninigarilyo at magpa-check up ng blood pressure. Kasi marami sa atin hindi nagpapakuha ng blood pressure. Kung merong libreng blood pressure sa tabi ninyo, dun sa butika, magpakuha tayo at magpa-monitor ng blood pressure. Bakit gusto natin ihinto ang paninigarilyo? Kasi napakaraming sakit at pagkamatay na idinudulot ang sigarilyo, lalong-lalo na pagdating sa cancer, sakit sa baga, sakit sa puso, yan din ang pangunahing dahilan. Yan ang dapat yung gawin para sa inyong sarili. Yes, napakaganda nitong table, Doc Lisa. Sobrang ganda to. Pag tingnan nyo po maigi, kakaiba to. Okay, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Ito ang statistics natin sa Pilipinas a few years ago. Kung sino ang mga naninigarilyo. Bakit tayo number one, number two cause of death, diba? Heart attack, stroke. Bakit? Ito ang problema. Philippine data to. Ilan ang naninigarilyo sa Pilipinas? Tingnan nyo po kung nasaan kayo dito. Ilan ang hindi kumakain ng prutas at gulay? Consumes less than 5 servings of fruits and vegetables. Ibig sabihin mga 2 cups. Mga 2 cups ang 5 servings, 2.5 cups. So tingnan natin ha. Base, tingnan natin naninigarilyo base sa edad. Yan, sa Pilipinas. Napakaganda nitong data. So, sa mga kabataan, tingnan nyo yung mga lalaki, oh, ang lakas manigarilyo, 56% sa kabataan. Sa may edad, 57%. Wala pa rin, walang pinagbago, puro pasaway, 57% naninigarilyo. Bumaba na daw konti, pero I'm sure it's just a little lower. Sa mga kababaihan, ang dami rin naninigarilyo, pero mas mababa, 7%. Bakit, Doc Lisa, oh, may mga kababaihan, edad 50 pataas, mas naninigarilyo pa sila, oh, 17%. Oh. Diba? Siguro mas mayaman na sila dito, nakakabili na sila. Ayan, oh. So, yan ang problema. Kaya marami na heart attack. Tignan natin sa education. Yung mga grade school graduate lang, high school graduate, at college graduate. Sino ang mas naninigarilyo? Mas naninigarilyo ang pag hindi nag-graduate. Ayan, oh. Pag grade school lang. Ayan. Wala po akong inaano dito. Talagang actual data to. Ina-analyze natin. So, pag nag-aral ng high school, mas bumababa. At pag umabot ng college, siguro alam nila na masama na. Diba? Tingnan nga natin, sino mas naninigarilyo, ang mayaman o mahirap? Ito ang mga mahihirap, ang kinikita nila 53,000 lang sa isang taon. Ito yung super yaman, ang kinikita nila 173,000 sa isang taon. Pero hindi naman ito ganun kalaki. Siguro mga sweldo mo, mga 13,000 a month. Sino mas naninigarilyo? Yung mahihirap o yung mayayaman? Tingnan mo. Yung mahihirap ang naninigarilyo. You know, 64% kulang na nga sa budget, naninigarilyo pa. Pero yung mas mayayaman, malamang educated, takot mamatay, takot magkasakit, mas nagbabawas. See? So, marami ka makikita sa data na to. Tignan naman natin, ito po ang kasalanan natin. Kaya tayo marami nagkakasakit. Hindi kumakain ng 2 tasang gulay, 2 tasang prutas sa isang araw. Tignan nyo to. Sa Pilipinas, almost 60% ang hindi kumakain ng prutas at gulay sa araw-araw. Hindi sapat. Yan, sa mga lalaki, 58% hindi kumakain. Lalo na yung mga kabataan yan, 20 to 35.
Yung mga babae, ayaw din kumain. Siguro, ayaw kumain. Siguro, mahal. Hindi natin alam. Baka mahal din ng presyo, kaya hindi makakain. So, yan. Para maiwasan yung heart attack and heart disease at yung ibang sakit, kailangan kakain tayo na mas marami. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Ito ang kailangan natin kakainin sa isang araw. 5 servings. Mga 2 cups yan eh. So, pag 5 cups, ibig sabihin, 2 cup ng prutas, F yan eh, fruits eh. At 3 cup ng vegetables. Kung babae ka na payat lang, kahit 2 tasa. Ibig sabihin, bawat order mo sa tanghalian, may 1 tasang gulay ka. Sa gabi, may 1 tasa. Aabot ka na. Pero kailangan may prutas ka pa. 60% ng Pilipino hindi nagagawa to. 60% ito lang nagagawa. Mga kadalasan 2 cups lang. Sabihin, 1 tasa lang sa tanghali, 1 tasa sa gabi. Yun na. Kaya nagkakasakit. Kaya nagkakakancer. Kulang eh. Ito kasi pangontra natin sa cancer. Pag nagkulang kayo sa prutas at gulay, doon maglalabasan yung mga sakit. And of fruits, 2 cups. Vegetable, 3 cups. Ano klaseng mga prutas? To Doc Lisa, pwedeng-pwede sa kanila. Oh. Para maabot nila yung 2 cups in a day. Ang gusto natin, sari-sari pa rin prutas at gulay. Iba-iba ang inyong kakainin. Halo-halo. Huwag isang klase lang para makuha ninyo lahat ng benepisyo kasi antioxidants na ang prutas at gulay eh. Lahat ng anti-cancer nandoon. Kaya gusto natin iba't ibang klase, iba't ibang kulay. Tulad nito, Doc Lisa. Oo. Ito, meron tayong yellow, may red, may orange, may green, may white, at may violet. Yung parang rainbow colors. So lahat kinain ninyo. Sa isang araw na to. Oo. O, baka sa umaga, ito yung kinain mo. Sa tanghalian, ito. Sa gabi, ito. Sa merienda. Basta kailangan makaubos ka niyan araw-araw. Hindi po kailangang mahal kung ano po yung napapanahong gulay at prutas. Yun yung mas bilin natin. Yes. Kasi yun yung mas mura sa palengke. Kung ano yung mas panahon, ano yung mas madami. Alam ko po may kamahalan. So, yung kung ano yung mas mura, tignan natin para makarami din tayo ng bili. Okay. Last 2 tip para humaba ang buhay, syempre. Alam niyo na, 'di ba? Iwas sigarilyo, yung prutas doon tayo talo, ha. Marami hindi nakakaabot dito. Alam ko nga mahal eh. Kung pwede nga ililibre na lang natin, dapat gawing mura 'to. So, 'yan yung trabaho ng ibang agencies ng government, ensure yung supply nito na mura at ligtas para mas humaba ang buhay natin. Walking, maglalakad, ha? Napakaganda sa katawan. Good for the blood circulation, pampapayat, pampaganda rin ng ano, botox ng puwet, tanggal ng cellulite at pampalakas. At bukod dyan, sa pampaganda ng katawan natin yung walking, paglalakad, nakakabawas ng sakit, bawas arthritis, bawas sakit sa puso, hindi ka magiging ulyanin, titigas ang buto at magiging mas healthy. Yan, physically fit. Kasali din yan sa pampahaba ng buhay natin. At syempre, inom tayo ng sapat na tubig. Yan, no? Katawan natin, 70% water. So, ito. 160 pounds. So, on average, mga 8 cups of water